Nakakabahala po itong sinasabi niya na pinamumunuan ni Migs Nograles pala itong People's Initiative o anomalia at iskandaluso na tinatawag nating firma campaign, signature campaign. Wala dong ano. At pangalawa, Miss Ina, doon sa binabanggit mo, unahin talaga natin kung bakit hindi umuunlad ang ating bansa dahil kukurampot ang budget ng agriculture natin. Yeah. Walang pakinabang na malaki at insentibo ang mga maliliit at panggitnang magsasaka. Hindi silang extraordinary funds. Halos mayroong technological input ng modernong equipment. And less than 15% ang binibili ng NFA na produkto ng mga magsasaka. Nagkasandig tayo sa importasyon. Grabe, 20. So ito ba, Congressman Dong Gonzales, ang teknolohiya na 70% ng ating mga magsasaka ay nakasandig pa sa panahon ng teknolohiya ni Moses? Want to be formidable, be Duterte. Don't make mudmud pera. Very frank and straightforward si Congressman Pulong Duterte sa kanyang nararamdaman sa nangangayaring panggigipit at mga maniobrahan sa House of Representatives. Matagal tumahimik ito. Oo, matagal. Nagtimpi siya. Go ahead, Brother Franco. Yes, ito po ang kanyang naging statement. I also heard from reliable sources that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my district. Hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang peking Panginoon. To all congressmen ganging up on us, do not give me that kind of BS. Because I will not starve to death if you take my budget away. Ang kawawa is yung mga Dabawenyos na bumoto kay PBBM. So ibig sabihin, kinukumpirma ni Pangulong, Congressman Pulong Duterte, Miss Ina, Ma'am Lorraine, Brother Franco, na nagkakaroon ng panggigipit sa pondo at mga proyekto. At hindi na tayo magpatumpik-tumpik sapagkat si Migs Nograles ay nag-aambisyon, reported naman yon na maging mayor o ang anyone from them sa Nograles na ito. Hindi naman mananalo. Isa pa yon. Pero una yung tinanggi yan, ha? Oo. Hindi nga siya minensyon ni Congressman Pulong Duterte. Mm-hmm. Pero, she was mentioned in the statement. Isa yung statement. The complete one. He said, I was informed that PBA party list Migs Nograles is spearheading the PI movement in Davao City. I am against his people's initiative as this is not the people's voice, but the voice of a few who want to perpetuate themselves in power. I would also like to inform all Dabawenyos, most especially in my district, that the House leadership has taken out $2 billion from your NEP budget for the district and left only a measly $500 million for Dabawenyos this year. To all congressmen ganging up on us, do not give me that kind of BS because I will not starve to death. If you take my budget away, ang kawawa is yung mga Dabawenyos na bumoto kay PBBM. I also heard from reliable sources that even the senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my district. Hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto, lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang peking Panginoon. Again, ang kawawa ay ang mahal kong mga Dabawenyo. I have kept my silence all through these months since I do not want my constituents to suffer from the dirty politics in the House of Representatives. To all Dabawenyos, do not sell your soul for a mere 100 or 10,000 in exchange for your signature. If you want to follow the minions of the person dreaming to be great in Congress to perdition, that is your choice. Ay, nakakabahala yung sinabi ni Congressman Pulong Duterte. Ah. 2 billion ang tinanggal sa kanyang district for projects and services. Grabe. Iniwan lang ng kukurampot na 500 million. Sabi niya, hindi ako ang mapipermisyon nito, kundi ang mamamayan na nangangailangan ng mga serbisyo para sa karagdagang school buildings, roads, water system, electrification at iba pang mga pangangailangan. Mantakin mo 2 billion ang kinuha sa kanyang district. At pinipigilan pa, nilalabi na ang iba pang senador, huwag magbigay ng project sa district niya sa Davao City. Pangalawa, nakakabahala po itong sinasabi niya na pinamumunuan ni Migs Nograles pala itong People's Initiative o anomalia at iskandaluso na tinatawag nating firma campaign, signature campaign. At ibinulgar ito ni Congressman Itzel Agman
na ito ay may mga tag 100 or more per individual na pipirma sa panahon na sila'y tinitipon at hindi pinapaliwanagan kung anong layunin, which is makes it more controversial and anomalous and scandalous. Ngayon, may binulgar si Congressman Lagman, ma'am. Mayroon palang inallocate ang bicameral lumabas sa CNN. I-mention na namin. Sabi ni Congressman Lagman, hindi ito nakita kasi ang ipinasalang na budget for COMELEC para sa kanyang referendum and mga election related for referendum and plebiscite related to sa pagbabago ng konstitusyon o ano pa mang mga related matters ay 2 billion lang. Pero ang pinirmahan ay naging 14 billion pesos para sa pirma campaign. Ang tanong ni Congressman Lagman, thank you, Congressman Lagman. Pag sinabing bicameral po, ito na yung isinumiti nila na version papunta sa presidente, representative ng Senate at representative ng House of Representatives. Sino po ang may hawak ng 14 billion pesos na ito na gagamitin sa 2024 para sa mga referendum at plebisito? At ito na ang nakikita ngayon ng taong bayan na may mga pagpapapirma. At hindi na po itinanggi ito ng kagaya ni Congressman Nograles at ni Congressman Dong Gonzales. Sabi pa nga niya, Brother Franco, na kailangan natin ito. Sa mga senador, makinig kayo. Ito daw ang boses ng mamamayan para magkaroon na ng economic reforms and changes sa ating saligang batas. Mga palusot na statement ito para lamang i-justify ang kanilang pirma. Ang malaking tanong, alam ba ito ni Pangulong Bongbong Marcos nang pinirmahan niya na may isiningit na 12 billion kaya naging 14 billion ang pondo para sa referendum at mga plebisito? At ito na ngayon ang kanyang hitsura. Pangulong Bongbong Marcos Jr., kayo po ba ang may pakana din nitong charter change at umiikot kung bakit ang lalakas ng loob nila at pati mga mayors at barangay captains ay nakikialam para ipilit na kunwari ay babaguhin ang konstitusyon sapagkat kayo pong nagpirma ng budget na ito? Ito yung sinasabi ni SAS nang in-interview natin siya, ma'am. Kailangan magkaroon ng transparency in the approved budget so that the people will know. Ngayon, one of you, thank you so much, Congressman Lagman, for saying na pinatungan ng 12 billion instead na 2 billion lang, naging 14 billion ang para sa pagpapapirma. Sino ang may hawak nito? COMELEC talaga? COMELEC, are you aware of this? Nagtatanong po ang taong bayan. I'm speechless. Yes, kaya nga ka, Eric, iilan lang din dyan ay may mga pahayag din ng pagsuporta ang iilan sa ating mga kongresista. Gaya nga nung inasabi, si Congressman Representative Aurelio Dong Gonzales. Who is the senior deputy speaker of the House of Representatives. Yes, Ka Erica. Basahin ko lang yung pinaka-highlight dito na kung saan ito'y konektado sa ating sa iilang mga manggagawa. So we are urging the Senate, which has consistently resisted any form of charter change, to heed the clamor of the business sector. We can accelerate capital formation and hasten our economic growth for the benefit of our people if we can introduce constitutional reform. Really? Yun yung isa sa... Ang naging basehan niya dito ka, Eric. Ang PSA dito. Yung PSA, na kung saan he made an appeal in reaction to the report of PSA. Ito, that the number of jobless Filipinos fell into 1.83 million in November from 2.9 million in October. Ang jobless daw. Ang jobless. Oh, siyempre, ang tanong ng taong bayan, totoo ba ito? Miss Ina, your take on this na binabanggit ni Congressman Dong Gonzales, Senior Deputy Speaker, Ma'am Lorraine, Brother Franco, na kailangan ang charter change, kaya makinig kayo mga senador, kaya may pirma na umiikot, sapagkat ito ang magbibigay ng kabuhayan, trabaho at kalutasan sa pang-ekonomiyang kalagayan ng ating bansa. Na, isa lang yung tanong ko kay Dong Gonzales. Ipupush ba nila itong initiative na ito kung ang kondisyon natin ay walang makikinabang sa kanila na si Martin Romualdez ay hindi magiging Prime Minister? Pupush pa ba nila magandang yan? Magandang tanong. Yeah. At kasama ba dyan na dapat yung mga nagsusuporta sa armadong pakikibaka ay hindi pwede maging bahagi ng party list representation? Correct. Yeah, that's right. Miss Ina, your take on that very... Well, again, Ka Eric, diba, tulad ng namanggit natin, itong
pag-amyenda nating saligang batas. Dati pa to gustong talagang mangyari. Marami nang attempt, no? Yan din ang isa sa mga dahilan para daw mas gumandang ang ekonomiya, etc. Pero bakit hindi nga siya natutuloy? Kasi siguro, yung buong, di ba, ano ba yung pulso ng ating mga kababayan? Kasi kung People's Initiative, di ba ang assumption natin, gusto talaga na magbago na ang pag, ano, ng ating reforma, no? Itong ating saligang batas. Pero kung pinipilit nila sa pamamaraang ganito, eh sino ba nakikinabang dyan? Yun. Tulad ng nabanggit mo, baka dahil meron na silang gustong alagaan dyan, no? Mga sariling interest din po ba niya? Kasi yung mas maiintindihan siguro ito nating mga kababayan, yung mismong sino bang unang makikinabang sa paanong pamamaraan? Kasi ang pagkakaalam ko lang dito sa economic provisions, luluwagan, di ba? Mas maraming foreign investment. Pwede magkaroon ng full ownership sila sa media, sa schools. Kasi isang aspect, for example, sa agri, di ba? Itong RCEP. Mm. I don't know, parang ano din yan, debatable din yan eh. Kasi mukhang mas nasasaktan ang lokal na ekonomiya. Mm-hmm. Although nakakatulong siya pagdating doon sa imports kasi nagkakaroon ng supply ng pagkain or ano pang agri bahagi ng ating agri sector. Pero no? Namamatay ang lokal pero na producers. Namamatay. Eh, ang gusto natin isulong, di ba, national industrialization, paano ba ito palalakasin? Bakit kailangan natin laging humingi ng tulong sa ibang ano lahi? Mm. Parang ganun yung ano, sa akin, yung implication sa akin, bakit kung may babaguhin mo, siguro dapat mas palakasin talaga, maghulma tayo no, ng mga kabataan talaga na ano, ito, pagtutuunan nila ito ng pansin na mga Pilipino mismo ang magiging may-ari. Bakit laging open to ano, para mas hindi ko naman sabinabati ko sa mga foreign visit ni Pangulong. Yes. What I'm hearing you say right now is that there has to be a very long discussion about this. Hindi ito nire-railroad. Yes. Katulad ng nangyayari ngayon, hindi minamadali. In other words, kailangan, kasi what you're, the points that you're bringing out right now are very valid points and very interesting. Kasi ano, no, diskurso talaga dapat siya. To be honest, siya, ano, Ma'am Lorraine, yes. Ka Eric, mga kababayan, yeah, ng Franco, no? Ang akin, I think panahon naman din talaga na baguhin natin, sa totoo lang, yung ating sistema ngayon. Kasi marami talaga yung diskusyon na, sabi ko nga, dating ilang administrasyon na. Pero ano ba yung bottom line nito? Pero itong ginagawa nila, hindi po kasi, hindi siya serving the people yung nakikita natin. Oh, eh. Political maneuver. Diba? Nagmamaneobra po kayo. Tapos okay, may pera, ayuda, tapos pirma. Diba? Ito yung mga bagay po na dapat ninyong ipaliwanag. Diba? Trapo style. Bakit meron tayong naririnig na para maging prime minister itong isa? Bakit ganun po? Hindi naman natin narinig. Para ito, itong probinsyang ito, mas mabibigyan talaga sila ng focus, no, ng pondo, ng ganito. Diba? Yung dating gusto rin ni Pangulong Duterte dati na diba, maging federal form of government ka tayo. Mm. Pero hindi tinanggap. Hindi naman ipinilit ni dating Pangulong Duterte. No. So yung mga ganung observation po natin. Bakit hindi niya pinilit in Ina? Go ahead, ma'am. Kasi may delikadesa siya. Ayaw niya, hindi siya makinabang. Ayaw niya na ididikit sa kanya na siya yung makikinabang dito. Agree, that's at the yun word. At yun ang kulang dito sa nangyayaring nakikita natin ngayon sa mga politikang ito. Parang walang kapasidad na mahiya sa taong bayan. Pero may isa kong request, ma'am Lorraine, kung sakaling ma-push to, no? Pwede bang ano, kung halimbawang babaguhin talaga to, yung pagdating sa term, no, ng mga government official, yung mga uupo sa bagong gobyerno, hindi yung existing na nag-push nito. Oh, yeah, dapat mandatory yun. Hindi yung mandatory yun. Yun talaga. Non-negotiable yun. Siguro papalp ako na hindi kayo ang makikinabang talaga at, na wala dong ano. At pangalawa, Miss Ina, dun sa binabanggit mo, unahin talaga natin kung bakit hindi umuunlad ang ating bansa dahil kukurampot ang budget ng agriculture natin. Yeah. Walang pakinabang na malaki at insentibo ang mga maliliit at panggitnang magsasaka. Hindi wala silang extraordinary funds. Samantalang malaking extraordinary fund, 14 billion ang para sa referendum at plebisito. Yeah. Samantalang less than or 2 billion lang ang para sa barangay development program. Kinaltasan nila ng napakalaki. Malinaw po yung tanong ni Miss Ina ay sinususugan po namin. Ang kanyang banggit, Congressman Dong Gonzales, walang bansang naging industrial kung hindi po niya pinanday at pinundar ang kanyang agrikultura. All countries in the world became industrialized when they modernized seriously their agriculture. At sinimula niya ng tatay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., si Apolacay Ferdinand Marcos Sr. At hindi po pwedeng iasa sa mga agribusiness, multinational corporations, at mga malalaking kapitalistang banyagang mga negosyante sa agrikultura ang pag-modernize ng agriculture. Halimbawa, 21% lamang ng ating mga agricultural land, lalo na ang natatamnan ng palay, ang irrigated. 22% lang ang halos mayroong technological input ng modernong equipment. And less than 15% ang binibili ng NFA na produkto ng mga magsasaka. Nagkasandig tayo sa importasyon. Grabe, 22%. So ito ba, Congressman Dong Gonzales,
ang teknolohiya na 70% ng ating mga magsasaka ay nakasandig pa sa panahon ng teknolohiya ni Moses, yung kalabaw at araro. So Eric, yung yung 500 billion na ibibigay pamumudmud na ayuda, bigay niya dyan. Ibigay niyo dito. Ibigay niyo dyan. Tulong nun. So modernizer. Yung Maharlika idea. Foundation or software, Maharlika blogger. Hindi blogger. Ay, di ba? Akala ko yung Maharlika yung, fund niyo. Yung Maharlika fund niyo, huwag niyo ibigay doon kay Henry C. Jr. na isang multi-billionaire oligarch na may-ari ng NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Ipundo niyo kay Juan Jose Maria na mga ordinaryong magsasaka, palakasin ang National Food Authority, tigilan na natin ang pagsandig. 60 to 70% ng ating mga pagkain ini-import natin. Kung gusto ninyong gawin ito, you don't need a charter change for that. But of course, it will become institutional as a program kung ito ay i-include sa charter change, ang totoong economic provision. Number two, pinagbibenta natin ang ating mga basic industries. So paano ito yung mag-produce ng mga makina, ng mga modernong mga kagamitan sa pag-produce ng pagkain at pag-income ng ating agrikultura kung ini-import natin, ang, kaya nga tinatawag tayo ng CPP, NPA, NDF na import-dependent, export-oriented, backward agrarian economy that is in permanent debt trap and permanent deficit of the budget because of underdevelopment and non-development of key sectors like agriculture. Which is which is particularly rich coming from them. Correct. Because they are the creators of poverty, extreme poverty exactly. In our country. Exactly, so, but yung kanilang criticismo ay valid. Valid. Pero ang pamamaraan nila... Pero ginagamit nila yon panira sa gobyerno. Yes. At ang pamamaraan nila is communist approach. Mm-hmm. At madugo, marahas, pumapatay, nanunulog ng bubumba. Hindi natin matanggap yon. But tama si Ma'am Lorraine at ang ating mga kasama, si Brother Franco at si Miss Ina, na dapat ito ay pagtuunan ng pansin. Correct. Sapagkat if we want to modernize our agriculture and industrialize our economy, hindi po kailangan dyan ang charter change. Kailangan dyan ay political will and full cooperation of Congress and Senate, lower house, and full will of the President to understand the depth and scope of the problem. Kung hindi po yan ang layunin ng charter change, at tama ang tanong mo, Ma'am Lorraine, ang layunin ay perpetuation in power. Mm. Forget it. Hindi na, kasi ang basa ko kasi dito, no, dinaanan na natin yan eh. Yung Marcos na nag-try and mag-perpetuate, they tried to perpetuate themselves in power. The Filipino people will no longer take it. That's my opinion, ha, na part of our journey talaga as a people is to really, that what Marcos did is happening again now, no? That censorship, that all these tries at perpetuating themselves in power, it's also cynical, no? Yeah. So, hindi na siguro ulit tayo ito. One more lang, dagdag lang, no, kung magbabago sa Liga Batas. Mm. Pwede mong gawing, hiniling din natin ng ilang mga kababayan na gawing, death penalty ang parusa sa mga corrupt? Corrupt? Danon. At sa tsaka, mga... gawing national security issue. Yung involved sa terrorism. Yeah. Oo. Yeah. Yes. Yun, pag siguro pagka ganun, papayag ang tao. Pero number one, siguro magiging totoong people's initiative siya kung makita natin na sincere yung efforts na for a charter change. Right. And that will start with you, with the colatilla that the ones who are pushing it now will not benefit from it. With public declaration. Yeah, public declaration. Baka may paglalaban natin nyo, yan. Hindi lang yung diniscuss namin, i-include nila Brother Franco na tanggalin ang mga party list na mga grupo at mga operators ng party list na ang kanilang layunin ay pabagsakin ng gobyerno, gumamit ng karahasan ng kanilang mga grupong pinaglilingkuran at pagtakpan ito at magkurakot ng pundo sa gobyerno mula sa Kongreso. Kagaya ng tatlong na iwan pang party list ng CPP, be categorical about that and we will campaign solidly for the party list. Pero Eric, Ina, Franco, what we're seeing right now is not like that. Eh, no? From the statement of Congressman Polong Duterte, what's happening right now is a very, very rotten trapo moves talaga ito. Correct. And and I don't think the Filipino people will accept it. Yeah. Yes, I don't think so. Frank? Yes, ka Eric. Thank you, ma'am. Team, isa sa mga bagay na magandang linawin din natin dito, yung proseso na kalain nilang ginagawa sa PI na ito. Sa PI na ito, sa People's Initiative na ito. Naka-PI talaga, ha? Eh kasi ka, Eric, di ba? Sa akin, kawawa naman yung mga taong bayan na wala rin talaga, kapos pala din ka, Eric. Tapos ikaw, nariyan ka.
tapos ipapakita mo ang mga offer ng Ikes at Topad. Mm-hmm. Diba? Nandito. Tapos may cash ka pa. Uh-huh. Tapos walang-wala na yung tao. Talagang kapit. Kakapit ka doon. Diba? Walang-wala na yung tao. Tapos, kung gusto mo ba na maging legal ito, at patuloy kami mamimigay sa inyo, ito yung pipirmahan nyo ito. Pipirmahan nyo ito. Parang, hinohold up mo ang mga walang kakayahan sa buhay. Exactly. Yeah, at saka, Franco, ha, ito talaga yung nakikita kong masakit, yung trato sa mahihirap, mm-hmm. walang respeto, yeah. at saka walang dignidad. Para bang binibigyan mo lang ng langlimus na ganyan, pero yung totoong empowerment with 500 billion, diba? Why don't you just, parang yung intindi at saka yung trato sa mahihirap, yung ganyan, no? Yung AX, yung tupad, ginagamit at niloloko, at hindi yung, I saw a clip kasi, no, that, I think you were the one that shared it with me, Eric, no? Yung pagkwento tungkol sa charter change, parang inuuto nila yung mahihirap. Tapos bibigyan mo ng 100 pesos or whatever. Why was the statement 100 to 10,000? What was that? Parang malaki. Ang 10,000 siguro, ma'am, yun sa mga leaders at mga operators, yung 100 dun sa mga mass members. Grabe. Sa mga nagpipirma. Parang grabe, no? Kaya tama yung binanggit ni Ms. Gina. Tama yung binanggit ni Senator Aimee Marcos. Our people and our constitution are not for sale. No. They are not for sale. Mahiya naman kayo. At alam ng taong bayan, ano pa man ang inyong justification, hindi kabutihan ng mamamayan itong layunin ng mga kontrobersya at anomalia na paglalarga ng signature drive because your very own member of the House of Representatives ay nagsalita na. At salamat dalawa na sila ni Pulong Duterte. Yes. Sana dumami pa po ang may paninindigan, may konsyensya, at totoong nagko-concern para sa taong bayan na kagaya ni Congressman Lagman, Congressman Pulong Duterte, to speak up to the powers in Congress. And mga senators, huwag po kayong papayag na kayo'y ipitin nila at sasabihin na mag-vote jointly. Eh di talo talaga ang Senado kasi 24 lang sila, 318 ang kongresista sa lower house, di talo talaga. So kung ganun po ang mangyayari, taong bayan talaga ang hahatol dito at hindi kami naniniwala na ang taong bayan ay forever magpapaloko sa inyo. Tama yung binanggit mo, Frank. Yes, nakakalungkot na ang trato sa mga kababayan natin ay parang nililimusan at mga busabos at mga mahihirap na pwede na sa 100 na ibenta ang kanilang konsyensya. Lulukuhin mo, mahirap na nga, kulang na sa buhay, wala pang access sa gobyerno, ang gobyerno pa mismo na siyang nandun, like mga kongresista at kanilang mga staff, mga barangay captain, mga mayors, ang nangunguna para palusutin ang mga pakana na walang kabutihan sa mamamayan. Kasi bilang isang opisyal, isa sa gusto mong itaguyod yung dignidad ng bawat Pilipino. Yung kanilang pagkatao. Empowerment. I-empower mo sila. Tapos tatapatan mo ng 100. Ay grabe naman na dinidegrade mo. Baba talaga ng tingin. Ibig sabihin, wala ka talagang pag-ibig sa ating mga kababayan kung ganun ang gagawin mo. Na kung saan dito nga, inilabas na ating NIPA ni Representative ng 1st District ng Davao, ni si Pulong. Dalawa na sila ni Excellent Man. Oo, si PBA Party List. Ang pasimulo. Ang nangunguna sa ganitong uri ng PI, People's Initiative. Okay, hindi po yung People's Initiative. Pero you know what, Franco, Ina, Eric, no, mga kababayan, the people will really get the government that they deserve. Yes. No? So, if we allow this, no, this travesty to happen, then we deserve this government. No? A government that treats us so disrespectfully, so cynically, kasi ang ganda no na nagsalita si Congressman Edsel Lagman at sumunod si Pulong Duterte, no? Kaya naiintindihan ninyo kung gaano kahalaga yung karapatan na mag-express, your right to free expression. So wag na wag tayo magpapatahimik. Never allow yourselves to be silenced. Kahit na ano pang gawin sa inyo, never allow. You know what silence is? Silence is death. Yes. So we have to speak out. We have to be heard. And in my personal experience with the NTF-ELCAC, dito natin napabagsak ang CPP, NPA, NDF, nung ang taong bayan na mismo ang nagsasalita at walang takot na nagsasalita. Ma'am, so, we are going to get the government that we deserve. Ma'am, hindi ba ninyo napapansin, magdadalawang linggo na itong mga sabotahe sa pagpapapirma, kung walang pakikipagsabwatan sa Speaker of the House, itong CPP, NPA, NDF, at ang mga party list nila, bakit sila tahimik? Sa ganitong issue
na usually sila ang tagapagtambol. Usually, ano yung dapat yung sigaw ng mga... Ayun, sigaw nila dito, tutulan at ibasura ang mapanlinlang at kontra-mamamayan na charter chain sa pamamagitan. May tanong ako, Eric. Mga ganong style kaagad yun. May tanong ako. So, itong mga CPP na yan, maingay sila kapag ka ang public servant ay maayos. Correct. Ha? May tahimik sila pag ang public servants ay corrupt. Masaya sila. Masaya sila at the same time, lalo na kung kasabwat nila. Yeah, syempre, corrupt sila. Oh, numero uno, corrupt yan sila, Franz Castro, no? Kung kasabwat nila, why? Kasi ayaw mawala ni Franz Castro, ni Raul Manuel at ni Arlene Rosas para sa CPP ang nakukuha nilang hindi bababa every year na 100 to 200 million pesos. Oh, may comment na kanilang binipisyo sa Kongreso. May comment ka din si Carlos Vivi, sabi niya hahanap na naman ng paraan kung paano makakapasok ang CPP-NPA-NDF sa bagong konstitusyon. At baka kaya ganyan? Pwede sasama rin. Kasi sinasabi nila, ang palusot nila, ang CPP daw ay nananawagan din ng isang agreement na ang tawag nila ay CAPR. Comprehensive Agreement for Political and Constitutional Reforms. Ano yun? So ibig sabihin, Ms. Ina, Ma'am Lorraine, Brother Franco, mga kababayan, gusto nilang ipasok ang kanilang mga program ng NDF, ng Communist Party, para maging legal, ipapasok at isasakay nila sa constitutional change. Comprehensive Agreement for the Political and Constitutional Reform. Mukhang nag-iisip pa sila. Alam nyo, no? Kung bakit wala pang posisyon si Franz Castro, Raul Manuel at Arlene Rosas dito, dalawang bagay yan. Nag-aantay sila ng guidance ng Central Committee. Hindi pa na ibaba. Number two, wala pang ano yung mga atsay. Yes. Number two, nag-ahabol sila ng kanilang mga amendment to the position of Central Committee, please. Sayang yung 100 to 200 million a year, please. Huwag naman, huwag yung kontrahin. Ilusot na lang natin na isakay natin ang ating agreement on political and constitutional reform. Kaya, tama po ang pananawagan natin na ito po ay malinaw na isang pakana ng mga politikong sakim at gahaman sa kapangyarihan at pondo, lalo na po ang CPP-NPA-NDF na nakikinabang sa maniobra na ito because they are in the alliance right now with the Speaker Martin Romualdez at sa kanyang puder at kapangyarihan nagagamit nila ito para sakyan ang mga issue against the government. Therefore, napakalaki ng pondo na nakukuha nila. Kaya tahimik sila sa maniobra na pakana ng mga politikong gahaman sa puder na kasabwat nila dito sa pagpapapirma at Charter Change Initiative na, na sobrang iskandaloso. Correct, Eric. At, Kasi we always say, no, na sinisisi natin kasi parati si Speaker, no, yung mga taong bayan, tayo hindi naman, no, pinag-uusapan lang natin siya. Pero lagi siyang, ano, but unfortunately, the buck stops with the President. Yeah. Yes. And it is a very lonely job. That's why nga hindi ko naintindihan why people want to be President. So we really hope, no, buti na lang mataas pa yung trust and approval rating ng President natin, no. So we really hope that he does something about this, no. Correct, Ma'am Lorraine. At, sana magsalita na siya, Frank, dito. Yes. At ganoon din si Vice President Sara Duterte so that itong mga alipores ng gahaman sa kapangyarihan at mga ganid sa pundo at kapangyarihan walang kahihiyan. Ay dapat matigil na ito. Yan. Sa usaping pagpapahayag, ay may naging pahayag nga ang ating Pangulo sa good news naman ito, ka Eric, go. Patungkol sa ating laban sa illegal na droga. Kaya meron tayong inihandang video na laban sa? Mapapanood natin na ano ulit, Frank, di ko nakuha, laban sa? Illegal na droga. Droga. Yan. Laban sa mga powder. Sa powder? Yan. Hindi ba ito yung video ni Pangulong Duterte na kumakain ng pulbura? Ito ba ipapakita mo? Hindi ka, Eric. Kung ang sarap ng pulbura, kinakain ni Tatay Dix. Ito ka, Eric. Patungkol ito sa napakahusay na ginawa ng ating kapulisan laban sa kanilang sariling tanggapan na ilang may kinalaman sa illegal na droga. Go ahead. Tatlong datos ang tinandaan ko. 177 police personnel or officers involved sa illegal drug arrest and operations, pagtatanim ng ebidensya, yung but, mga but not type... using. Ah, hindi. Holid up. Ang iba, ma'am users, ay naipakulong din ng ating PNP. Congratulations, General Acorda, President BBM, DLG Secretary Abalos. 177 abusive police officers and personnel na ipakulong na at nasampahan ng kaso. And more than 100,000, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., were arrested since last year up to that January to December 2023. 100,000 arrested. 10.8 billion worth of narcotics confiscated
and neutralize on the market. So, okay po yon mga accomplishment ito. Pero ang sabi nga ni Senator De La Rosa, more side of law enforcement pa para yung supply chain, manufacturers, importers at mga illegal na nag-operate yung mga matataas na level, hindi lang yung street market operators ay tatamaan ng very decisive law enforcement sa drug operations. Congratulations, Pangulong Bongbong Marcos Jr., Philippine National Police, and DILG and PDEA for this accomplishment. Ako ang devil's advocate dito. And kaya nga ako, Kai Eric, makikita ko yung nakaraang report, yung kay during PRRD War on Drugs, ay talaga naman puro pambabatiikos At di naman nagsasalita ang ating Pangulo dito sa kanyang, ang SMNI lang din ang talaga naman nagkakaroon ng case study patungkol sa kanyang laban. Pero bagamat... Can I read a comment? Yes, ma'am. Sige po. Sabi ni Leonardo Alday, very good PNP, kinasuhan ninyo ang mga kabaro ninyo na sangkot sa illegal drugs. Huwag na si retired Brigadier General Macanas, nakapareho mo rin naman na gentleman and an officer, pag-usapan na lang ninyo ng senior mo. Pwede. Magandang komentaryo yon. We agree to that. Pwede siyang pumuna si Chief PNP at mag-express ang saloobin niya, pero yung sasampahan pa ng kaso, mukhang mataas, matayog po yung action na yon kung ikukumpara, hindi commensurate doon, sa isang naglalahad ng opinion. I agree to that. May sasabihin lang ako ha. Kasi... we're very happy na ganyan yun ng ano, and we'd like to thank the PNP for doing this, no? Kasi ang problema sa drugs, talamak talaga yan, no? Serious. I cannot find a Filipino family that's not been affected by it. My own family. My own family. We have relatives that were talagang lulong sa droga because nga malaking problema. So this is what we really want because drugs has destroyed a lot of lives and it has destroyed this country. Pero may concern dito, no? Common concern dito sa ating mga kababayan, no? Hindi naman sa kinakwestiyon itong ating balita, pero ang tanong kasi is parang naririnig daw nila na yun nga, talamak pa din at mukhang mas mura pa nga daw ngayon ang droga kaysa sa bigas. Yun din. Ako wala pong alam sa mga presyuhan dyan. Actually, kasi yun nga. Pero yung reklamo nila dito. Nagaling ka ako sa Iloilo. Frank, ang tinuturo doon, yung operators dati ay nakabalik na kasi nag-play bargaining yung marami. And ang suppliers ay nanggagaling pa rin sa national. Alam na kung saan ang mga contacts. So ako po ay laking grassroots. Ang komunidad ko mismo ay paligid ng mga drugista. Pero hindi ko rin sinasabi na walang masugid na operations ang PNP at ang PDEA. Pero yung degree ng pagbabalik ng mga operations na ito, hindi po maisasantabi na may nangyayaring ganyan. Yes, kasi marami naman talaga tayo nababalita na bumaba na ang presyo ng illegal na droga. Gaya ng shabu, for example, ang cocaine. Ang dahilan pa ganun, ano? Ay bumabuhas, bumabahan na ibig sabihin. Like for example, ang cocaine, before, ang per gram, sabihin natin, may narinig tayong source din na 5,000. Per gram. Per gram. High-grade cocaine na yan. High-grade na to. Pero ngayon is bumaba na sa 900. Wow. Ibig sabihin, maraming supply. Pagbabadaan niya. Kasi yung supply... At, pero yung pulboron sa Goldilocks, iba yung presyo. Mas actually, meron ka nag-message dito ka, Eric. Eh kasi daw, meron dyan sa loob na kasamahan din sa M na ang pangalan is MM din. Ah. Isa sa nagiging daan ka, Eric. What do you mean? Dyan po sa loob ng pamahalaan, ay meron din kasama sila na kung saan itong si Capital M, din ang nagiging isa sa dahilan. Ito lang sabi inside sa inside government, you mean? Yes, Ma'am Lorraine. Ano yung consumer o customero? pero ka Eric, dito na tayo sa iba pang balita. Of tayo lang. Ayan yes, naman natin yun. No, just to know, of note lang talaga, ha? Worthy note. Na during PRRD's time, no, ito so, hanggang ngayon, kinikriticize yan, but do not forget that 88% of Filipinos approved of President Duterte's war on drugs. So we're happy that this is happening as well. Yeah. But para sana mas lakasan nyo pa. No? At si Pangulong Duterte, ano ha? Walang patumpik-tumpik. Sinabi niya, dahil idinadawit ka at may investigasyon, Pangulong Duterte, when he was vice mayor, mag-resign ka or ako mag-resign bilang presidente. Yeah. That's how transparent Rodrigo Duterte was. Yeah. Sinabi niya ang anak niya, mag-resign ka ora mismo sa pagka-vice mayor ng Davao o ako ang magre-resign bilang presidente. And then, did make yourself resign? Cleared. Did he resign? Nag-resign si Pulong. Pulong then, resigned. Yeah, and he made himself cleared by that's investigation. The way to do it. Yeah. May gusto akong ano, i-share. Publicly, hindi tinago ni Rodrigo Duterte. You want to be formidable, be Duterte. Yeah. Don't make mudmud pera.